ito, nagkakabayaran na raw. Ano kaya itong bayad na ito, ha? 100 pesos kada pirma ang bayaran daw allegedly para pumirma at sumangayon dito sa People's Initiatives o yung plano na baguhin yung ating saligang batas, yung ating konstitusyon sa pamamagitan po ng People's Initiative. Aba, hindi nagustuhan yan ni Senator Jinggoy Estrada. Yan daw po ay an it. Nabibisaya na naman daw po tayo. Yan daw po ay unethical, yan daw po ay illegal, sabi ni Senator Jinggoy Estrada. Definitely, totoo, may punto dito si Jinggoy Estrada. Kung totoo man po itong bayaran na 100 pesos, sige, pirma ka lang at sumangayon ka, 100 pesos, no? Kasi may a certain numbers na kinakailangan makuha ng petisyon ng People's Initiative, no? Kailangan masuportahan niya ng maraming mga Pilipino para mag-proceed itong pagbabago sa ating konstitusyon sa pamamagitan po ng People's Initiatives. Sa balitang ito ng Manila Bulletin, isa pong unethical at illegal, Jinggoy slams 100 pesos per signature campaign for charter change. Mukhang mababa naman itong 100. Pero kung ikaw, lalo kung medyo hirap din sa buhay, lalo na sa mga nasa rural areas, sige, may mag-iikot na leader, pirmahan nyo lang po ito, and then bigay agad ng 100. Abay, pambili na rin yan ng 2 kilong bigas. Yun. Yun yung mindset ng iba, pero hindi natin sinasabi na ito ay tama. Senator Jinggoy Hersit Estrada on Monday, January 8, slammed as unethical and illegal the reported attempts to railroad charter change where local chief executives were supposedly asked to give 100 pesos to every constituent who would sign a petition to amend a constitutional provision directing Congress to vote separately when amending the Constitution. Yan, kinakailangan kasi ng suporta. Hindi mo mababago ang saligang batas, hindi mo mababago ang konstitusyon kung walang suporta ng definitely Kongreso, kasi sila yung boboto dyan eh. Pero kasi dapat ang panawagan kasi ng iba eh, no, na baguhin na natin yan, yung economic provisions lalo, kasi hindi tayo umuusad dahil maraming restrictions doon sa ating saligang batas. Diba? Nalilimitahan kasi. So ang gusto nila, baguhin yung mga economic provisions pero manatili yung iba. Pero syempre, ang sinasabi ng ilang senador, sinasabi ng ilang mababatas, hindi lang yan, hindi lang economic provisions ang babaguhin nyo dyan. Napakarami pa mga provisions dyan, mga political provisions, mga terms ng mga political leaders, etc. Mababago dyan, hindi lang ekonomiya ang mababago dyan. So syempre, medyo ati ang taong bayan dito dahil sa mga plans na yan na pagbabago ng ating saligang batas. Estrada made the call after Albay Representative Edsel Lagban disclosed the modus, saying mayors from his province were summoned to a meeting last January 5 and were given directives on how to have their constituents agree to the plans. Kailangan ng taong bayan dito, mag-agree sila. Actually, common sa taong bayan, common sa ordinaryong Pilipino, kapag hindi mo alam ang isang bagay, mag-no-no ka. Diba? Kasi less yung ano mo eh, unlimited yung knowledge mo on a certain issue. Kapag limited ang kaalaman mo, mag-no-no ka. O marami kang reklamo, marami kang mga komento. Pero kapag i-inform mo ang taong bayan, ito yung benepisyo, bakit natin kailangan baguhin yung konstitusyon, etc., etc. Ipaalam sa kanila, ano yung mga benepisyo, ano yung pros, ano yung cons, etc. Once na gawin natin yung bagay na yan, diyan maiintindihan ng taong bayan yan. Again, mahabang proseso ito at mahal, ha? Magastos talaga ito. Itong bayaran, definitely possible yan, ka-coffee, pero hindi natin sinasabi na ongoing ngayon yan. It is unethical and illegal to solicit signatures of constituents to petition for charter change moves in exchange for 100 pesos in the guise of supposed people's initiative, sabi po ni Estrada. At gusto niya pong imbestigahan itong bagay na ito. Ito pong people's initiative is a constitutional right that should be exercised freely and without coercion. Eh kung sinuhulan mo nga naman yung tao para iboto o gawin ito, mag-yes siya o mag-no siya sa isang bagay na hindi na gusto pero nasuhulan siya kaya ginawa niya yan, abay nilabag po yan sa batas, di ba? Abay hindi po yan pasok at dapat nga managot ang nasa likod ng pagbabago ng konstitusyon na dinaan sa maling proseso. Kayo, ano sa tingin ninyo? Agree ka ba? Yan, magandang tanong ulit ito eh. Sangayon ka ba na baguhin na ang ating saligang batas? Sige, i-comment niyo dyan, yes lang. Yes or no. Definitely, yung iba hindi pa familiar sa bagay kaya hindi pa magkukomento, di ba? Pero kung meron po kayong kaunting kaalaman sa pagbabago ng ating konstitusyon, ng ating saligang batas, sige, comment kayo dyan sa ating comment section. Yes, dapat na bang baguhin? Regardless yan, kung aling provision yan, kasi initially, ang mga proposals, yung economic provisions lang, no? Para yung mga dayuhang investors,
mas maging malaya na sila dito sa Pilipinas. Pero on the other hand, totoo nga naman, ako, binabay ko yung belief na yun na hindi lang economic provisions ang mababago mo dyan. Yung mga terms ng politicians, yung mga political aspects or political provisions within that constitution, within that sa legal batas, eh maaapektuhan din yan. Sige, comment yes or no lang dyan sa ating comment section. Dapat mabago. APT Journal, yes. APT, yan, yes daw siya. May nag-no din kanina. Nabasa natin may nag-no. Si Apollo Junior Chu, no. Si Lynn Bingcalo. Uy, Lynn, nakikinig ka sa atin ulit. Ha? Kumusta ka na? Yes naman siya. Sam Ignacio, yes. Joshua, never. Kay Penny Aban, yes. Ako, again, honest naman ako sa inyo ka coffee. Yes ako. Gusto ko na rin po na mabago ang ating konstitusyon, ang ating salikang batas, particularly yung mga economic provisions. Medyo marami na rin po tayong kailangan i-update. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan na baguhin, no? Eh kung sige, may enough budget tayo kasi bilyones ang gagastosin dyan eh. Sa information dissemination lang, ipaalam lang sa taong bayan eh, na ganito yung gagawin, etc. Bilyons ang kailangan mong gastosin dyan. Pero kung tatanungin ako kung dapat na bang baguhin, agree ako na baguhin na po yung ating saligang batas. May mga provisions po dyan, lalo na po, totoo naman yan sa economic provisions na dapat natin i-adjust kasi baka yan lang yung kumbaga sumasakal sa liig ng Pilipinas eh, no? May mga potentials, may mga possibilities tayong hindi naabot, pero limited tayo ng ating konstitusyon. Pero minor lang siguro. Yes, minor sa mga tawag doon, sa economic provisions, politically, sa mga political provisions, etc. Kung ano man po yung termino dyan, may mga dapat din pong i-adjust and definitely ma-adjust yan. Hindi lang economic ang magaganap dyan. And again, isang malaking good luck kung sino ang magsusulong nitong pagbabago sa ating saligang batas. Medyo mahaba-haba ang laban yan. Sige, pero kung sangayon ako, nabaguhin na yan. Pero kung hindi naman, okay lang din. Kasi gumagana pa rin naman yung ating konstitusyon, yung ating saligang batas. Gumagana pa rin po yan. No? Jocelyn Pinto, yes bro, dapat kung mababago ay yung makakatulong para mapaayos ang bansa, hindi puro pabor sa mga mapagsamantalang politiko. Huwag kayong matakot ka, Kofi, doon sa termino. No? Kasi ang ibang worries, lalo na yung mga critic, no, ni PBBM, ang worries dyan, kapag baguhin yung konstitusyon, may extend yung term, no? May extend yung termino ng presidente or kung sino man po yan or kung congressman yan, etc., etc. Definitely hindi. Kasi hindi usually at dapat ka, Kofi, by practice, kung ano yung binago mo dyan, hindi siya mag-a-apply sa incumbent na o sa current terms, no, ng mga politician. Sa susunod po na sets of leadership mag-a-apply, hindi sa incumbent. So medyo bawas sa inyong pangamba dyan. Huwag nang maniwala ang Pangulo kay Digong, sabi ni Melski. Jason Paraiso, oy, happy viewing ka, Coffee, ha? Yes, economic and political provisions. Sunod, Dory Mamawag. Sa panahon ni Duterte, puro ayuda na ang mga 4Ps at libre sa kaipa, pero never nagpasikat, sabi ni Joshua Lacanlale. Walter Tan, di daw economic provisions. Ang target baguhin, kundi ang 17. According sa report ni Coach Jared, definitely, isa yan. Hindi mawawala yung economic provisions. Political, definitely, magagalaw din yan. Franchelle, good afternoon po. Kakofilo sa inyo kay Gemini Star. Ayan ha, tagging Nora Elong kasi panaisip-sip ang mga politiko noon at si Cory mismo ang may gusto. Sherwin Tumamaw, yes, agree po siya na baguhin yung ating saligang batas. Sige, comment lang kayo dyan, Kakofi, sa ating comment section at isa-shoutout po natin yan. Mamaya may alamang, no? Kung nasa Facebook po kayo, sana naka-follow na po kayo sa ating Facebook page. Yan, comment, follow, comment, follow. Click lang po yung follow sa taas yan. Nakikita niyo sa taas, oh. Follow, click lang po yung follow. Kaya like, no, sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Sige, move on tayo sa isa pa nating topic. Last topic for tonight.